magpapadala rin ng disaster management team ang UNESCO sa Pilipinas para turuan ng mga Pinoy na paghandaan ng mga sakuna. Mula Paris, France, magbabalita si Joey Francisco. Katulad sa ibang mga bansa, laman din ang mga balita dito sa Paris, France, ang pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda. Ilang gabi na rin top story ito sa mga primetime newscast dito. At araw-araw, nasa front page din ang mga pahayagan ang trahedya sa Pilipinas. Pero kasabay niyan, ang mga kritisismo sa aksyon ng ating pamahalaan. Isinasagawa ngayon dito sa Paris ang General Assembly ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Sa pamumuno ng mga delegado mula sa Japan, nagpaabot ang organisasyon ng paikiramay. Ang mother organization ng UNESCO na United Nations ang sinasabing may pinakamalaking ibinuhos na tulong para sa relief efforts at namumuna sa pangangalap ng may gitang 300 milyong dolyar para sa rehabilitation ng mga apektadong probinsya. Magpapadala naman ang UNESCO ng disaster management team sa Pilipinas sa Martes. Nagbigay na rin ng assessment ang mga eksperto ng organisasyon sa nangyaring pananalasan ng kalikasan. Well, I think it's a question of time or question of urgency. Question of preparedness, I guess. And at the same time, it's a type of issue we're going to have to deal more and more in the future. One of the issues and why people didn't evacuate as quickly as others is that they didn't understand what a storm surge was. So there is an education part to this too. The typhoon, let's say, itself is not considered to be a disaster. The typhoon becomes a disaster if it hits unprepared. Handa rin daw mga eksperto mula dito sa UNESCO pati sa buong mundo na ituro sa mga Pilipino kung paano makaiwas mula sa trahedya at kung paano naman muling babangon mula sa delubyo. Nagulat mula dito sa Paris, France, Joey Francisco, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.